Hello guys, good morning. Magluto tayo ngayon ng biryani laham. Ituro ko sa inyo kung paano magluto ng biryani laham. Kasi bihira lutuin yung biryani laham. Lagi lang biryani chicken, ganun. Mayroon tayong 1 kilo of laham. Kailangan natin ng garlic. Garlic siya. Tapos kailangan natin ng luya na powder, salt, and paminta. Tagalogin ko na lang ha. Tsaka yung lemon dry. Tsaka itong baby leaves. At tsaka kailangan natin ng paprika, curcum, at tsaka biryani powder, at tsaka yung curry powder. Naglalagay po ako ng curry powder sa aking biryani laham. Okay, yung aking laham ay 1 kilo. 1 kilo. Hugasan nyo siya ng mabuti ha, kasi baka may buhok-buhok siya. Tapos kailangan po din natin ng kusbara. Kailangan natin ng potato. 2 pieces of big tomato. And 3 pieces big onion, like this, big onion. Then kailangan natin ng siling haba. At saka po ako ay nag-a-add ng green pepper sa aking biryani. Wala lang, karamihan po kasi yung iba hindi naglalagay, pero ako yung nagluto, gusto kong lagyan, kaya gusto kong lagyan. Joke. Kung ayaw niyo po ng green paper, okay lang na hindi niyo siya lagyan. Okay lang po. Pero okay din lang na lagyan niyo siya ng iba pang gulay. Ano? Okay. Mag-start na tayo sa ating igigisang ito kasi matagal siyang lutuin. Kailangan din natin ng yogurt. 3 big spoon yogurt. Okay? Kailangan natin ng painitin ang kaldero. At lagyan natin siya ng half cup oil. Half cup cooking oil. Lagyan natin yung onion. Sila. Hoy, maghiwalay kayo, sibuyas. Ano ba kayo? Walang forever. Sa Kuwait po ay hindi nagamit ng betchin. Ano? Kaya ako ay nahihirapan silang patulog. Ayan, pinapawisan na ako agad. Lagay na natin yung ating bahara. Yung mga powder-powder natin dyan. Sabi ko na po ito kanina, no? Gumawa na naman ng hugasan sa sarila. Daming arte. Lagay natin ang ito. Ang dami naman nagme-message dito sa cellphone at po. Ayan. Lagay natin ang garlic. Ganan siya. Ganan. Next natin ang yogurt. Yogurt. Alam niyo yogurt? Tapos, haluin niyo siya.
Haluin niyo siya ng haluin kasi gawa ng yogurt, baka magbuo siya. Yan, kailangan hahaluin niyo po siya. Haluin niyo siya ng haluin. Ganan. Next natin ang tomato. Yung iba talaga hindi naglalagay ng green paper. Pero ako gusto ko may green paper. Parang feeling ko masarap yung amoy niya pag may ganun. Kasi 2 minutes mo siya dapat na hinahalo. Gawa nung yogurt. Oops! Hindi ako nagkamali sa takip! Kaya natin siya pakulay ng 15 minutes. Okay. Bango. Bango ng green paper. Grabe. Bango-bango niya. Kapag kulang yung tatlong baso, dagdagan nyo ulit siya. Huwag nyo mamadiliin kasi matagal to. Matagal tong maluto. Yan. Kayaan natin siya dyan. Tignan nyo, mukhang masarap siya. Ang bango niya. Ang bango. Sobra. Sobrang bango. Tingnan natin kung malambot na siya. Naku, ang unat pa. Dagdagan natin siya ng tubig. Ang tagal niya. Guys, lagyan natin siya ng kusbara. Okay? Konti lang. Kasi mamaya ito para sa kanin. Lagyan natin para mabango. Tsaka masarap. Dahan-dahan lang kayo ha kasi may oil na siya, naglabas na yung oil niya. Saka nakadikit na rin siya sa ating kaldero. Dagdagan natin konting tubig. Lampas na siyang 25 minutes, di ba? Hindi ako nakapag minutes. Tingnan natin. Lagyan na natin ng sili. Depende kung gaano kaanghang yung gusto nyo ha. Kasi dito light nila ang may sili. Ito lang yung kaya kong kainin dito. Tsaka manok. Pero yung camel, hindi ko talaga kaya. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya, Diyos ko. Iwan ko na lang. Yan, okay na guys. Konting kulo lang. Thank you.
Next natin ang kamatis. Isang buong kamatis po to, ha. Lagyan natin siya ng ang tawag nila dito, baby chicken. Puro baby. Ang tawag nila dyan, baby. Puro baby. Alam niyo yon? Parang ikaw, baby. Baby ang tawag mo. Bebe. Bebe, baka namin. Pwede na talaga akong mag-asawa nito. Galing na akong magluto. Lagyan natin siya ng pimento. Alam niyo kung bakit? Diyan ko pa lang nilalagay. Kasi yung ano, mulukiya, masyado siyang malapot. Kapag nilagay niyo siya sa ibabaw, yung mga ingredients mo, hindi mahalo sa labas. Ang dami ko lang ditong friend, ang tatamad manood. Then, lagyan natin siya ng tubig. 2 glass lang, ha? Tansya-tansya na lang yan, mga bebe. Bahala kayo pag di kayo marunong magtansya ng 2 baso. Malulunod ang mulukiya niyo. Yan, yun. Hayaan natin siyang kumulo. Lagyan din natin siya ng konting asin. Konti lang asin, ha, kasi meron tayong nilagay na ano, na chicken cubes. Panatin siya. Mga 3 minutes. Next natin ang ating mulukiya. Yan guys, ang lapot-lapot niya. Dati hindi ko siya gusto dati kasi nga nakaka-deers. Alam niyo yun, pero nung natikman ko siya, masarap naman. Tsaka kailangan niyo yung may dumudulas. Yan. Napaka-importante nyo. Para matanggal yung mga sakit-sakit niya sa loob ng katawan. Tapos, mga ano lang siya, mga 3 to 4 minutes mo lang siyang pakukuloyin. Kasi kapag na-over siya ng kulo, hindi siya masarap. Alam niyo kung bakit. Kailangan pag hinangon niyo siya ay kulay, ano siya, ganun pa rin, green. Green. Takpan na uli natin siya, guys. Para maging ano yung ano niya. Tatawagin niyo ako, ha, pag kumulo ng kumulo, baka ma-over, malimutan. Ayan, kumukulo siya. Alisin natin yung bulak. Para rin tayo naglalaga ng baki. Alam niyo, baki? Baka. Ayan, tatanggalin niyo yung mga bula-bula na ganun. Ayan, dyan yung ilalagay. Ayan. Alam niyo, guys, kailangan kong magluto ng matino dito. Alam niyo kung bakit? Kasi yung amo ko nanonood na akin. Nanonood na po sila ng aking ginagawa sa kusina. Bangon siya kanina, sabi niya naka-subscribe na daw siya sa akin. Natatawa talaga ako. Yan, takpan na ulit natin siya. Magpa-fry tayo ng onion. Para saan? Para sa aking biryani. Lagyan natin siya ng asin. Ipa-fried natin ito, mga pepe, ha? Fried natin. Malabo po yung mata ko, kaya hindi ko makita. Joke. Ayan. Tapos, atin siyang hello, you know. Mahalaga ito sa biryani. Ito rin yung nakakapasarap nun. Alam niyo, nung last year, naghihiwa ko ng hindi last year. Mga 2 years na siguro yun. Kasi may kasama pa ko dito nun, eh. Kasama ko pa si Inday. Eh, si Inday nagpa-plancha. Tapos dumating sila dito sa kusina, nag-iiyak ako. Kasi nga, naghiwa ako ng sibuyas.
pulang-pula na yung mukha ko, tapos yung mata ko. Hindi ako makapagsalita. Alam yun, ayaw ko magsalita eh. Tapos pumasok si Mama Kibir. Pumasok siya. Tapos sabi niya, anong nangyari? Ba't ka umiiyak? Tapos lumabas siya. Pumunta pala sa taas yung matanda. Pagpunta niya sa taas, bumaba ulit siya. Pumunta siya sa kusina. Binigyan ako ng 10 kedi. Alam mo yun, ang swerte ko, umiyak lang ako dahil sa akala niya nag-iiyak ako dahil na naman sa Pilipinas. Ay, hindi na ako nakapagsalita. Sabi ko, para saan ito? Sabi niya, ay, para sa'yo. Tigil na, huwag ka nang umiyak. Yun ang sabi ko. Nung ikinento ko kay Inday, tawa kami ng tawa. Oh, ha? Kinagabihan, lipad kami papunta ng tindahan. Hi, sister! Tapos, lagyan natin siya ng harina, guys. Yan, ganun lang yung gagawin yung mga bebe, ha? Yan lang natin siya dyan. Guys, meron tayo ditong rice. Yung rice natin, guys, ay 4 cups. Ano bang next natin? Alisin natin yung tubig, tapos ilalagay na natin siya sa ating pinakukuluang kettle. Net. Haloy natin ng konche. Then, pakpan natin siya. Half cook. Half cook lang siya, ha. Kailangan pagkulo niya ng kubos para sa ating sholota. Ganun siya, guys. Gagawa natin siyang design sa ating salata. Favorite nila yung ganito. Next natin ang dilim. Bago nyo lagay yung ano, hugasan nyo muna siya, ha? Tapos lalagayan nyo siya ng ganito. Para hindi siya lumapad doon. Ganito, ha? Okay. Okay, mga bebe. Oh, my God. Natapon siya. Tapos lagyan natin ng pagkalagay ng bawang, guys, lalagyan natin ng kusbara powder. Ah! Kusbara powder, sorry! Ah! Ito! Gutom na yata ako! Sorry! Lagay ulit natin ng kanin. Tapos, again, lagay ulit natin yung ating aham. Para kapag tinaob nyo siya sa lagayan, makikita nyo yung ganda nung ano. Kaso, problema ko nito yung pagtaob na. Ah!
Pag kumain kayo ng biryani sa ano labas, sa mga Indian foods, oh my god. Nako. Ewan ko na lang. Si panigurado, usok pati tumbong nyo doon sa sobrang kumalaman. Yun yung ginagaya nila. Kaya dito, ano. Pero dito, hindi ko masyadong hinahanghangan kasi lagay natin ang ating kusbara. Ayan, tapos lalagay na po natin ang ating tomat. Potato pala, tomat na naman. Dan, ayan na po ang aking biryani laham. Wow! Biryani laham. Bye guys, thank you for watching.